kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon nagpupuni, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga minamahal kong kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang Linggo ng Pandaigdigang Misyon at Linggo para sa mga bilanggo. Ipanalangin natin ang tuluyang pagmulat ng mga mata ng mga nagkasala sa batas at sila'y magbagong buhay. Mulat din nawa o mamulat din nawa ang mga mata ng lipunan sa katotohanang bagamat nasa piitan ang mga bilanggo, nananatili pa rin silang may dignidad at may kakayahan pa rin silang magbagong buhay. Ipanalangin din natin sa misang ito ang mga kababayan nating nagmimisyon sa iba't ibang bahagi ng bansa at ng mundo. Maging mulat din tayo bilang mga binyagan, nakaisa din tayo sa misyon ng pag-ibig ni Jesus sa mundo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian, Panginoon naming Diyos, sari ng lagi, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong anak ng Diyos, Kordero ng Ama, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kailingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin
ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo, kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ito ang sinasabi ng Panginoon, umawit kayo sa kagalakan, alang-alang kay Jacob. Ipagbuni ninyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan, ang mga nalabi sa Israel. Narito, sila'y ibabalik ko mula sa hilaga. Titipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan. Kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang may pasusuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami. Uuwi sila nang nag-iiyakan habang daan, nananalangin, samantalang inaakay ko. Dadalhin ko sila sa mga bukal ng tubig, pararaanin sa maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay para kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya, natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang bawat dakilang saserdote, pinili sa mga tao at itinalagang maglingkod sa Diyos para sa kanila upang maghandog ng mga kaloob at mga hain dahil sa mga kasalanan. Mahinahon niyang napapakitunguhan ang mga mangmang at naliligaw ng landas, sapagkat siya'y mahina rin, at dahil sa kanyang kahinaan, kinakailangang siya'y maghandog ng hain, hindi lamang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para sa kasalanan din niya. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ninuman sa kanyang sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayon din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili sa pagiging dakilang saserdote. Siya'y hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama.
Sinasabi rin niya sa ibang bahagi ng kasulatan, ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag kanya. Iniwaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. I-check nga natin yung katabi natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Senyasan mo. Okay ka ba? Baka pikit na eh, no? Siyempre, di natin alam. Baka matuluyan yung katabi mo. Oh, ngayon, kung sagutin mo, sabi mo, okay ako. Oh, senyas lang, kahit di magsalita. Eh, pagod na itong mga nandito, eh, no? Antok na. Okay. Start na tayo. Okay. Kadalasan, kay Jesus nang gagaling ang mga aral na nais niyang matutunan ng kanyang mga alagad.
at ng mga taong sumusunod sa Kanya. Si Jesus ang nangangaral at sa Kanya galing ang mga aral. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Dahil ang bidang lalaki sa ating narinig na kwento ang siyang magtuturo sa atin ng aral para sa linggong ito. Siya ay si Bartimeo. Siya ay yung anak ni Timeo. Si Bartimeo ay isang bulag na namamalimos sa tabi ng daan. Base sa pagkakalarawan, bukod sa siya ay may kapansanan, si Bartimeo ay mahirap. Noong panahon ni Jesus, ang mga may kapansanan ay hindi maaaring makihalubilo sa ibang tao. Ang may mga may sakit, hindi pwedeng makisalamuha ng mga ordinaryo. Hindi sila pwedeng lumapit sa mga tao. Kaya nga, noong dumaan si Jesus, siya ay nagsisigaw. Sumigaw siya ng sumigaw para lang mapansin ni Jesus. Bukod sa hindi siya literal na makalapit kay Jesus. Una, dahil siya'y bulag. Hindi niya nakikita si Jesus. Pero naririnig lang niya na paraan si Jesus. Hindi siya makalapit. Pangalawa, yun nga, may sakit, may kapansanan siya. So hindi siya pwedeng makisalamuha sa iba. Bukod doon, hindi siya pinapalapit ng mga tao. Kaya nga, pinagbawalan siya ng mga ito. Pinagsabihan, pinatigil nung siya ay nagsisigaw. Noon pa man, ang mga mahihirap at may kapansanan ay walang boses sa lipunan. Kahit na literal na sumisigaw, pinapatahimik at pinagbabawalan. Ito ang sitwasyon ni Bartimeo. At ang tanging mayroon lang si Bartimeo ay ang kanyang balabal. Meron nga siyang boses, pero pinatatahimik naman. Kaya ang tanging hawak-hawak lang ni Bartimeo at tanging kasangga lang sa buhay ay ang kanyang balabal. Marami ang gamit ng balabal noong panahon ni Jesus. Di ba? Kaya nga napapanood natin yung mga kasuotan nila noon, di ba? Meron silang laging balabal. Mahalaga yung balabal dahil isa itong makapal na tela na ginagamit panangga sa mainit at malamig na klima. Ang balabal ang nagsisilbing silungan ng mga naglalakbay. Ang balabal ay silungan ng mga walang formal na tirahan. Si Bartimeo, mayroong balabal. At ito lang ang kanyang panangga at kasangga sa buhay. Sa kabila ng napakaraming gamit at mahalagang gamit ng balabal, para kay Bartimeo, nang magkaroon ito ng pagkakataon na makalapit kay Jesus, binitiwan niya ito. Iwinaksi niya yung kanyang balabal. Nung nagkaroon siya ng pagkakataong makalapit kay Jesus, ihinagis niya yung kanyang balabal. Nakakapagtaka lang, pwede namang hindi niya ito hinagis.
Pwede namang hindi niya ito iniwan. Pwede namang daladala pa rin niya yung kanyang balabal dahil mahalaga yon, importante yon para sa kanya. Pero nandun yung aral, yung paghagis ni Bartimeo ng balabal, dalawang aral ang nais niyang ipakita at ituro sa atin. Una, anumang hirap ng isang tao, lahat tayo ay may mga pinahahalagahan na hindi mabitawan. Anumang hirap ng isang tao, lahat tayo mayroong pinahahalagahan na hindi mabitawan. Maaring para sa iba, ito ay material. Pera, kagamitan, o baka yung iba, gadget. No, aba, ngayon, importante yung gadget. Importante ang cellphone, ano? Di bali nang may load. No? Kahit walang pambili ng bigas, no? Importante yung cellphone. Yung cellphone, pag nawala, hinahanap. Pero yung anak, kahit gabi na umuwi, hindi man lang hinahanap. Maring para sa iba, material, pero meron din namang iba, hindi material, ang kanilang pinahahalagahan. At pilit itong kinakapitan. Merong iba, pinahahalagahan nila ang isang bagay na hindi nila mabitaw-bitawan. Pwedeng ito ay posisyon. O hindi ba? Wala nang ang nagawa noong mayroong posisyon. Ngayong darating na eleksyon, aba, tatakbo pa din. Marami ba kayong kilalang ganon? No? Wala namang nagawa, pero gusto pa rin magkaposisyon. Ayaw bumitaw. Ayaw pakawalan ang posisyon. Para naman sa iba, siguro, kapangyarihan. Yung ang rangya na ng pamumuhay, gusto pa din may kapangyarihan. Meron din ganyan, no? O baka naman yung iba, bisyo. Yung bisyo na hindi mabitaw-bitawan. May sakit na lahat-lahat, hindi pa din humihinto. No? Naghihingalo na, hindi na makahinga, pero naninigarilyo pa din. No? Ayaw pa rin isuko yung bisyo. No? Naibenta na lahat ng ari-arian, sugal pa rin ng sugal. No? Merong ganyan eh, no? Hindi lahat material ang pinangahawakan. Yung iba, bisyo, kapangyarihan, o kaya posisyon. Pero meron ding iba, kasalanan. Kasalanan ang ayaw bitawan. Yung alam ng mali, pilit pa ding pinaninindigan. Alam na ngang kasinungalingan, pinaglalaban pa din. Alam na ngang mali, ginigiit pa din. Lahat tayo sa isang banda, mayroong mga pinahahalagahan na hindi natin mabitaw-bitawan. Dahil akala natin, ito na lang ang lahat-lahat sa atin. Akala natin, ito lang ang mayroon tayo. Pero ang totoo, pwede mo itong bitawan. Pangalawa, yung paghahagis ng balabal ni Bartimeo ay nagtuturo sa atin na anumang halaga ng isang bagay sa Diyos, hindi natin ito maipapantay. Anumang halaga ng isang bagay sa Diyos, hindi natin ito maipapantay. Lahat ng bagay ay may katapusan at mayroong hangganan. Kahit pa tila ayaw natin itong bitawan. O, yung bisyo, may hangganan yan.
Kapag may cancer na ang baga mo, kailangan mong bitawan. Yang kapangyarihan, may hangganan. Ganon din ang posisyon. At paalala sa atin ito, na lahat ng bagay sa mundo, mayroong katapusan. Kaya nga, yung iba na hindi makabitaw-bitaw, ganon na lang kung sambahin ang mga bagay na ito. Ganon na lang kung pakahigpitan ang pagkapit dito. Ganon na lang kung paikutin ang mga ito sa kanilang mundo. Tandaan, ang isang bagay ay nagkakaroon lang ng saysay kung Diyos ang nagbigay. Ang isang bagay, nagkakaroon lang ng saysay kung Diyos ang nagbigay. Kung hindi galing sa Diyos ang iyong pinanghahawakan, wala itong kabuluhan. Kaya pwede mo itong bitawan. Kapag hindi naman galing sa Diyos, huwag mo itong kapitan. Kaya nga, kapag hindi ibinibigay ng Diyos, ibig sabihin, wala itong saysay sa buhay mo. Kaya huwag kang nagtatampo. Kung nagdadasal ka na yumaman at hindi ibinibigay, huwag ka magtampo. Dahil ibig sabihin, wala itong saysay. Ikapapahamak mo lang ang pagyaman. Ha? Ganun ha? Kapag hindi binibigay ng Diyos, wala itong kabuluhan. Kaya ang isang bagay, mayroon lang saysay kapag ito ay galing sa Diyos. Sa huli, tanging kay Jesus lang natagpuan ni Bartimeo ang tunay niyang kailangan. Dati, akala niya ang kanyang kailangan ay balabal. Dati, ang mahalaga lang sa kanya, yung kanyang balabal. Pero, nung natagpuan niya si Jesus, pwede naman pala itong bitawan. Pwede naman pala itong iwan. Dahil, wala na itong kabuluhan. Marami tayong mga pinanghahawakan. Pwede yung iba, relasyon, o kaya kapangyarihan, posisyon, mga material. Lahat ito, pwedeng bitawan kung kapalit naman ay ang Diyos sa ating buhay. Yung matagal na pinanghawakan ni Bartimeo, kanyang binitiwan dahil nakita niya na tanging Diyos lang ang dapat niyang pinahahalagahan. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang magkapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan na amin. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Amang Mahabagin upang palayain tayo sa pagkabilanggo sa kasalanan at tanglawan ang ating puso at isip. Buong tiwala tayong humiling at ating sambitin,
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga parma, ipagpatuloy nawa nila ang misyon ni Jesus na mulatin ng bawat tao sa kanyang dakilang pag-ibig at pagliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, makita at ipagtanggol nawa nila ang dignidad at karapatan ng mga binabaliwala ng lipunan tulad ng mga bilanggo at mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga bilanggo at mga biktima ng krimen, ang liwanag ni Kristo nawa ang maging daan nila sa pag-unawa, pagpapatawad at sama-samang pagkilos sa pagbuo ng Kristiyanong sambayanan sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Pontifical Mission Societies, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayo nila at samahan sila ng aming mga panalangin at mga suportang materyal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pumanaw, naway tumanggap sila ng walang hanggang kaligayahan, kapiling ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ang nagbibigay ng ating mga kailangan, kaya't sa katahimikan ating ilapit sa Kanya ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, itulot mong makita namin ang panaghoy ng mga kapatid naming lubos na nangangailangan. Sa tulong ng iyong grasya, matulungan nawa namin sila, sapagkat anumang gawin namin sa kanila ay ginagawa na rin namin sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muli ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming iniyahain sa iyong kadakilaan, upang ang pagdilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't binabuti niyang siya ay ipanganak
ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulat, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Voices of every bird.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ang siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Pagbabasbas ng Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan at may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
sasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na